Matthew 6:27, can worry make you live longer? Totoo ba makakapagpahaba ba ng buhay ang pag-alala? Huwag nang mag-isip ng mag-isip. Yan ang katuruan ng Panginoong Jesus. Dear God, we thank you for this day. We thank you for life and strength. Salamat sa ibinibigay niyo sa aming mga pangangailangan namin. At ngayon, Panginoon, kami po'y pakalinis ninyo at paging dapatin yung tumanggap na inyong pagtutuwid, pagtuturo, pagpapalakas. Be our preacher, our teacher, our guide, our healer. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Mahilig mag-isip at mag-alala ang mga tao tungkol sa mga una, mga kailangan. Ang dami naman talagang kailangan ng tao. Pero napakaraming lalong pag-aalala tungkol sa mga kailangan na ito. Sabi ng Panginoong Jesus, Matthew 6:25 to 32, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hente lang nagpabahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Paulit-ulit, yan ang tema ng turo ng Panginoong Jesus. Huwag mag-alala. Walang mararating ang pag-aalala. Bumibigat lang ang mabigat nang mga kailangan sa buhay at dapat daw magtiwala sa Ama dahil alam niya ang pangangailangan natin. Kaya dapat magtiwala. Pero ang mga tao, mahilig mag-isip ng mga kailangan tulad ng ating binanggit at mga problema. Kung ano-ano mga problema, pinoproblema na matapos isipin, matapos mapuyat, matapos mapagod, hindi pa rin naman nalulutas yung problema. Paikot-ikot, paulit-ulit na usapan. Proverbs 12:25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. So pag laging nababalisa ang tao, humihina ang loob, pumupuro lang isip, nasisira ang pasya, ang desisyon, ang diskarte. So walang mapapala na lagi na lamang na mabalisa. Mabuti daw ay makinig, maghanap ng magandang balita kasi yun ang bibigyan ng sigla. At pag sumisigla ka, gumaganda ang takbo ng iyong isip, lumalakas ang iyong loob, ang diskarte mo, maayos, gaganda ang takbo ng pagharap mo sa buhay. So huwag laging mamili na kabalisahan ng isipin, kundi ang pagtuunan ng pansin ay yung nakakapagpasigla. Ibig sabihin yung magandang balita. Focus on good news. Pag nag-uusap-usap kayong magkakasambahay, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakatrabaho, ang pag-usapan yung nakakapagpasigla, nakakapagpaganda ng pananaw sa buhay, nakakapagpatiwasay, nakakapagpatalino, kasi ang lahat ng yan ang tutulong para magkaroon ka ng magandang ideya kung paano mo haharapin ang mga hamon ng buhay. Pero pag laging nakakapagpalungkot, nakakasira ng loob, nakakainis, nakakagalit, naaapektuhan ito ang buong pag-iisip mo rin, kaya hindi ka magkakaroon ng lahat ng kailangan mo para maayos ang dapat ayusin. Ang tao, baligtad. Ang paboritong pag-usapan, yung nakakatakot, yung nakakainis, yung nakakagalit. At kung may pag-uusapan sila tungkol sa isang tao, bihirang-bihira yung usapan niya yung kapurihan ng tao, yung magaganda niyang gawa at asal. Usually, ang pinag-uusapan yung kanyang mga kapintasan, yung mga nakakainis niyang ginagawa. Pero kung anong pinag-uusapan ninyo, yun ang umaapekto sa inyong utak. At kung anong laman ng inyong utak, ganun ang gagawin na inyong katawan. Kaya para nating nilalaso ng sarili nating isip at sariling buhay kung puro negative ang iniisip. Puro mga nakakapagpahirap ng loob, nakakatakot, nakakapagpataas ng presyon. Yan ang mga iniisip ng tao. Pinupuno ng tao ng laso ng kanyang isip tapos mag-e-expect siya na may lumabas na magandang isipin doon para malutas niya ang kanyang mga suliranin, maharap niya ang kanyang mga problema. Mahilig ang mga tao na mag-isip tungkol sa pagtanda at kamatayan. Kung bata pa, yung sobrang bata pa, hindi pa niya iniisip yan ang pagtanda. Kaya ang mga bata, walang takot walang mga takot sa thrill. Laging gusto, thrilling, exciting. Kasi hindi pa nasasaktan ang
naganap, hindi pa nasusugatan, napepeklatan. Pero pa nagsisimula ka na mag-isip na paano kaya pagtanda ko, sino kaya mag-aalaga sa akin, ano kaya ibibili ko ng gamot, sa kaya ako titira, eh, tumatanda ka na nga pag dumadating ka sa ganung punto. At sinasabi rin ni Jesus yun, ano naman ang mapapala mo kaiisip niyan? Yung lagi kang nag-aalala. Psalm 71:9, ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong pabayaan. Ganyan daw ang mga drama ng mga tao. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag mong iiwan. Ganyan ang takbo ng isip. Nahihina ako, matatanda ako, wala ako bibili ng gamot. Ang dami namang tao sa paligid natin, nagtandaan, at sa katandaan nila'y nangamatay, nailibing naman, maayos naman. Bakit naman ikaw ay hindi magkakaganon eh, anak ka ng Diyos? Hindi dapat laging iniisip. Dapat ma-excite ka sa pagtanda, hindi matakot. Dapat, wow, tatanda na ako. Wow, dadami ang kaalaman ko. At kung marami kang itinanim sa buhay, wow, aani na ako ng mga itinanim ko sa buhay. Pag dumarating ang gabi, matutulog ka. Sabi naman, tatanda ay gabi na naman. Isang dahon na naman ang nalaga sa tangkay ng panahon. Ang iniisip mo, paubusan ng paubos ang buhay ko. Baligtad! Paggabi, matutulog kayo sa mga, wow, Lord, thank you, nadagdagan na naman ang one day ang buhay ko. Can you imagine? I'm one day older. Hindi yung now, nabawasan na yung haba ng buhay ko. Ano naman ang gusto nyo? 3,000 taon kayo mabuhay. Ano kayo, pyramid? Ipinagpapasalamat mo dapat, wow, isang araw na naman ang lumampas, buhay pa ako. Hindi yung isang araw na naman ang nabawas, patanda na ako ng patanda. Hindi mo naman napipigil yung pagtakbo ng araw na yun. Eh. Bakit magiging negative ang pananaw mo? Dapat positive. Psalm 55, 4-5. Itong aking puso itigib ng lumbay. Another drama, ha? Sa aking takot na ako ay pumanaw. Sa tindi ng takot, ako'y nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak na labis. O, pagkatapos mong masindak, manginig, matakot, anong napala mo? Wala. Nakakapagod mag-isip, nakakapagod matakot. Ang kailangan sa tao, disiplinahin ang utak niya. Na pag siya ay inaakay ng utak niya patungo sa mga isiping nakakatakot, nakakalungkot, nakakasira ng loob, eh siya ang umakay sa utak niya, nadalhin niya sa mga nakakatuwa, nakakapagpasigla, nakakapagpasaya. It's a matter of discipline. What thoughts you allow to linger in your mind become you. So pag ang inilalagay mong isipin ay alalahanin, magiging maalalahanin ka at ang mukha mo will show it. Disiplina. Sabi nga ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. Hindi mo naman talaga mapipigil kung may ibong lumilipad sa himpapawirin dumaan sa ibabaw ng ulo mo. Kasi malayo, hindi mo mapipigil. Pero mapipigil mo ang ibon na yun na magpugad sa buhok mo. Ganon din yung mga negative thoughts. Minsan, tumatawid talaga sa isip natin. Biglang parang jet na umuusok dyan sa langit. Pero pwede mo namang itaboy. Pag nagsisimula ka ng magdramang bukid, itaboy mo yung drama. Yan ang problema sa atin. Ang daming drama. Puro drama. Wala namang napapala. Nalulungkot lang. Natatakot. Humihina ang loob. Yan. At iba pa. Marami pa tayong mga ibang isipin. Na puro mga pampabigat. Pero ang totoo, wala namang mabuting idudulot ang pag-iisip. Wala. Anong buti ang idudulot ng pag-iisip? Walang mabuting idudulot ang pag-iisip. Ulit-ulitin natin yan sa ating sarili. Itaboy ang nagpapalungkot, nananakot ng mga ideya. Ecclesiastes 5:3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Kayo mga matutulog na lang, manonood pa ng horror, tapos nagtataka, bakit po kaya ako laging binabangungot? Nagtaka ka pa. Alam niyo ba yung isip natin, pwedeng-pwede ang kausapin yan? Sabihin mo sa isip mo, may problema ako, hindi ko alam ang gagawin. Alin bang pipiliin kong solusyon na naiisip ko? 1, 2, 3, o yung hindi ko pa alam, pero may solusyon number 4 pala, matutulog ako isip. Pagising ko, yun ang unang-una mong imulat ang mata ko, yung pinili mong matalinong solusyon. Alam nyo ba na nag-iisip yung isip kahit tulog ka?
Kaya kung nga nananaginip, kahit tulong eh, hindi naman ikaw nag-iisip nun. Pero kung ano-anong mga pinag-iisip mo habang gising ka, kaya pag nanaginip ka, biglang manananggal ka, yung nanay mo, aswang, yung kung ano-anong mga nakakatakot, kasi ganun ang laman ng utak mo. Yung lang inilalagay sa loob ng utak mo, yun lang ang mapapanaginipan mo, tanda mo yun. So, mag-isip ka ng maganda, nakakapagpahinga, ganun din ang labas ng iyong mga panaginip. Bible lang nagsabi, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. So, alaala ka ng alaala, isip ka ng isip, kaya ka nananaginip. Bihira yun na merong kumakausap sa'yo. Sarili mo lang yun, anino mo na nag-ahabol sa'yo. That's why we must discipline our thoughts. Ang utak natin parang lalagyan. Pwede mong gawing basurahan. Basura ilagay mo, magiging basurahan yan. Bulaklak ang ilagay mo, magiging florera yung utak mo. What do you put in your mind? You've got to be very aware of that. Ecclesiastes 11:10, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Kung iisa-isahin ko lahat na sinasabi ng verses na huwag ka mag-isip, huwag ka mag-alala, ang dami. So focus on something else. Pag sinabing iwaksi mo ang alalahanin, ibig sabihin, tanggalin mo sa utak mo yan at palitan mo ng iba. It's your choice. Napipili natin ang inilalagay sa ating isip. Importante na maging mapili. At turo ni Jesus, huwag mag-isip ng mag-isip. Ang ibig sabihin lang naman ay huwag mag-alala. Isaiah 26:3, binigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. So may paninindigan ka. Maninindigan ka, hindi ako magwo-worry. Hindi ako mag-aalala. Hindi yan ang bibigyan ko ng pansin. Kailangan manindigan ka doon kasi laging aagawin ng mundo ang isip mo para ituon sa mga nakakatakot at nagpapahirap ng loob. At kailangan sa Diyos magtiwala. Magtiwala. Importante yun. Kahit kuminsan parang against common sense na, pero may Diyos kasi. Kaya meron kang pwedeng pagtiwalaan. Meron daw isang bata, nasusunog yung bahay nila, two stories lang naman. Kailangan niyang tumalon mula doon sa bintana dahil nasusunog nga yung bahay, hindi na siya pwedeng dumaan doon sa hagdan. May dalawang lalaking sinabi sa kanya, halika, sasaluhin kita, tumalon ka. Yung isa matipuno, ang laki ng muscle, ang laki-laking tao. Yung isa naman payatin. Pero yung bata, doon tumalon sa payat. Kasi tatay niya. Mas nagtitiwala siya, tatay niya eh. Alam na alam niya na talagang aalagaan siya kasi yung matipuno, hindi naman niya alam, hindi niya tiyak. Ganun ang tatay natin sa langit at hindi siya payatot. Dapat pagtiwalaan. Kasi sabi niya, I will never leave you. I will never forsake you. Pangako niya sa isang Bible character na universally can be applied to all people of God. God will never leave us or forsake us. Kung bata ka, natatandaan mo ba nung bata ka? Inalagaan mo ba ang sarili mo? Bakit ka nabuhay? Hindi ka mo naman inalagaan ang sarili mo? Ganon din pagpagtanda. Diyos ang mag-a-assign kung sino mag-aalaga sa'yo. Napaka-importante na isipin natin yung ganong mga bagay. Luke 12:25-26, sabi ng Panginoong Jesus, sino sa inyo ang makapagdadagdag sa kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Kung hindi nyo kayang dagdagan ng isang oras ang buhay nyo by worrying, eh ba't yung iba, inaalala nyo pa, hindi nyo rin yun magagawa. Sayang ang effort. Sayang ang pag-iisip. Ang tanong ngayon, paano iiwasan? Paano babawasan ang pag-alala? Well, unang-una, ang ibig sabihin ng ipasadyos yan ay magplano. Nag-aalala ka, paano kaya ako pagtanda ko? E di magplano ka habang hindi ka pa matanda. At ito'y para doon sa mga hindi pa matanda. Kasi kung matanda ka na, parang raguli na ng konti. No? Pero pwede ka pa rin magplano para next week, para next year, next month, kahit may edad ka na. Magplano. In other words, preempt, unahan ang problem o need. Iniisip mo,
pagtanda ako, magkakasakit ako. Siyempre, pag nagkasakit ako, magpapatingin ako sa doktor. Baka magpapa-ospital ako. Magpapagamot. Anong gagawin ko? Eh di, magbubili ka ng insurance na matino. Yung hindi 1, 2, 3, ha? Hindi fly by night. Plano. O ayaw mo ng insurance, hindi ka naniniwala. Gumawa ka ng isang alkansyana kasi laki ng jeepney, hulugan mo ng barya at ipanalangin mo huwag ma-demonetize yung barya mo. Baka naman yung pera mo may nakalagay pang victory. Panahon pa ng hapon yun. Di ba? O bagong lipunan. Dapat yung pera mo current. Unahan mo yung problema. Wala namang taong tumatanda na hindi nagkakasakit eh. Magkakasakit at magkakasakit ang tao. Alam na nating lahat yun. Nakita na natin, nagkasakit ang mga lolo natin, nagkasakit ang mga magulang natin. Tapos kayo, wala man lang health insurance. Anong inaantay nyo sa buhay nyo pag nagkasakit kayo? Magic. Kailangan meron. Alam naman ang tao na mamamatay lahat. Lahat namamatay, si Jesus nga namatay. So, pag ba namatay kayo, meron na kayong libingan. Wala. Kanina yung ipapaproblema yung libingan nyo. Yung iba, ibinibili mo na nga, magtatampo pa. Uy, pinapaiksi mo na yata ang buhay ko. Pinapanalangin mo na yata ang mamatay ako. Anong klaseng kamangmangan yan? Dramang bukid. Bakit hindi ka ba mamamatay? Masama bang paghandaan yon? Dapat nga, ipaghanda mo na yung pamburol mo. Kaya lang, iba-ibang sizes. Dahil hindi mo alam kung payat ka o mataba ka sa oras ng iyong kamatayan. Para mapipili mo, isusuot mo. Hindi yung kung ano-ano isuot sa'yo ng mga kamag-anak mo, pagtingin sa'yo ng mga iba, ang bihis mo, darna. Hindi mo napili. Huwag tayong maraming dramang bukid. Kailangan handa ka. Uy, binibili mo ako ng health insurance, bakit gusto mo ba ako magkasakit? Mga pag-iisip yan ng mangmang, kakitira ng utak. Kailangan lakihan mo yung utak mo, handa ka. O alam mo, nahihina ka, syempre. Maghanda ka na. Mangyayari yon. Kaya pag nakakakita ko ng mga young couple, nagpapagawa ng bahay, naku, ang gaganda ng hagdan, ang tatarek. Bakit? Di ba kayo tatanda? Bakit wala kayong kwarto sa baba? Tatanda kayo, mamaya gumagapang na kayo ng hagdan, nahuhulog kayo ng mga hagdan-hagdan na yan. Dapat meron na kayong space sa baba. Maliban na lang, magpapalagay kayo elevator. Ngayon, kung ayaw nyo pa sa baba matulog, lakihan nyo yung sala. Abangan nyo na ng toilet, abangan nyo na ng mga tubo-tubo for lababo. Para kung tumanda ka, di ka na makakiyat, eh, doon ka magkwarto. Parang hindi ka tatanda, wala ka man ng lugar sa baba. Yung mga ganun, hindi mo ba iniisip? Tapos paghandaan mo yan, unahan mo yung problem. Importante. Proverbs 15:22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. Ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. May plano ka. Alam mo, darating ang panahon, magre-retire ka. Yan naman eh, kung nagkatrabaho ka man lang, no? Magre-retire ka, mawawala ka ng income. Paano ka na ngayon mabubuhay? O 60, 62, nag-retire ka na. Eh, kung mabuhay ka pa hanggang 95, marami ka pang kailangang gastusin noon, ha? So, meron ka ba man lang na investment? Meron ka bang may placement ka ba? O kaya man lang, meron ka bang binili kahit kaprasong bukid na kikita? O may binili ka at ipinunder kahit isa o dalawang pintong apartment na kumikita yung renta noon, wala ka ng income, doon ka ngayon kukuha ng mga panggastos mo. Kailangan magplano. At mga kapatid, hindi sapat na ang plano mo na social security ay mga anak. Hindi. Salamat. Mabuti kung itaguyod ka na yung anak. Eh, pero kung ang napangasawa niya ay impacta, paano? Eh, di ba, 99% ang napapangasawa ng mga anak natin, mga impacta. Sa tingin ng biyanan, ha? Paano na? Iniasa mo dun? Eh, kumisa nga, sarili mong anak, masama ugali. Eh, kung mabuti ugali ng anak mo, may napangasawang masamang ugali. Kaya dapat may iba ka pa mga plano sa buhay. Yan naman eh kung gusto mong hindi ka nag-aalala kung kailan matanda ka na. Huwag mong ilagay sa kamay ng iba ang iyong kapakanan. Kailangan may paghahanda. Proverbs 21:5, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. So, over time, you build something na maaasahan mo pagdating ng panahon. Ang ibig sabihin lang naman, mga kapatid, magsikap. Yung
hirap ka, busy ka, nagtatanim, nagsisikap in the first 40 years of your life, magandang foundation yon at magandang pangitain na baka sa next 40 years of your life, kung pahahabain pa ng loob ng Panginoon ang iyong buhay, ay maginhawa ka naman. Pero pag inuna mo saya, inuna mo ang sarap, estudyante ka, puro ka absent, nagtatrabaho ka, puro ka lakwatsa, puro ka gastos, millennial ka, ang pera mo nasa gadget lahat, na every 2 weeks may bago, palit ka ng palit, wala kang savings, anong inaantay mong kinabukasan? Pagtanda mo ba, makakain mo yung mga model 72, 75, 93, ng kung ano-anong gadget? Ecclesiastes 9:10, ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Naghahanap buhay ka? Maghahanap buhay ka with feelings. May tindahan ka? Improvin mo para malaki ang benta. Hindi lang yung magsubasara ka at magbukas ng tindahan araw-araw, walang improvement. Lagyan mo ng feelings, ng passion para marami kang kitain, marami kang maimpok. At pag meron ka noon, less ang iyong worry. Ecclesiastes 3:22, kaya naisip kong kung walang pinakamabuti sa tao, kundi pakinabangan ng kanyang pinagpaguran. Ito ang ating bahagi. Ito ang parte natin. Ito ang ating benepisyo sa buhay. Una, magpagod ka. Tapos, pakinabangan mo ang iyong pinagpaguran. Huwag mong pakinabangan ang pinagpaguran ng iba. Ganun, magpunter ka. Proverbs 10:4, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop. Ngunit, magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Yung pag nagkapera ka, gastos ka agad. Wala ka nang trabaho, umaasa ka lang sa magbibigay sa'yo. Pag nahipo mo yung pera, lipad ka agad, gastos. Bukas, wala na naman. Ito yung nagbibigay sa'yo, ay nasa kasaan ng trend. Paano na? Lalo kung trend dito sa Maynila ang nakasagasa sa'yo, hindi naman nasagasa ang kad dahil sa bilis ng trend. Kundi sa bagal nung trend, 3 araw na nasa ilalim ka pa. Kaya talagang tiyak na mamamatay ka. Tapos puro pakalawang, natetano ka pa. Yun ang ikinamatay mo. Kaya sabi, kailangan huwag kang tatamad-tamad. Ang daming tao, umaasa lang sa iba. Inaasang abutan, inaasang bigyan. Ang dapat ganun lang yung sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang may sakit. Pag hindi ka any of the three, dapat kumikita ka ng kinakain mo at sobra pa. Kasi darating ang panahon na wala kang trabaho, walang kita, may bagyo, walang panahon gumawa ng pera, dapat meron ka nakaimpok. Para mabawasan ang pag-aalala, dapat magsikap at magtanim. Kasama na yan, mag-impok. At magtanim sa human relations, makipagmabutihan sa kapwa. Tatanda ka, magkakasakit. Minsan madudulas ka, hindi ka makabangon. Minsan nadaganan ka ng nahulog, nabubong. Eh, kaaway mo yung kapitbahay mo. Sino ang aasahan mong tutulong sa'yo? Ang tao na nag-iisip, alam mong pwedeng dumating ang panahon na kahit malakas ka, maaksidente ka. O, magkaroon ka ng mga sakit. Kung matalino kang tao, makikipagkasundo ka, hindi ka makikipagkagalit sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Kasi dun ka aasa ng tulong sakaling di mo makayang tulungan ang iyong sarili. Isang malaking kamangmangan ang makipag-away sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Kasi papano ka pag nangailangan ka ng tulong? Dapat mabait, mabuti. Kahit peke ng konti. Kesa yung totoong-totoo ka, pero ang katotohanan mo, ang sungit-sungit mo, ang bangis-bangis mo, itagu-tago mo ng konti yan. Magpanggap ka ng konti. Magbait-baitan ka man lang kung hindi ka tunay na mabait. Para naman, hindi ka lang, hindi gagawa ng masama ng kapitbahay, kundi baka gawang ka pa ng mabuti. If we come to terms with our mortality, with our weaknesses, with our limitations, we will be wise enough to invest in human relations. Kasi kahit may pera ka sa bangko, kung na-paralyze ka bigla, hindi ka makaka-withdraw. Somebody has to do it for you.
Pag na-hospital ka na, hindi ka na makakita na, puro tubo na yung leg mo, nakatali ka na halos sa kama, hindi ka makapagbilang ng pera kahit may pera ka. Somebody has to do it for you. Kailangan meron ka mga tao sa paligid mo na pinakikisamahan, pinakikitunguan ng mabuti, at ipasa Diyos mo na gagawang kanila ng mabuti sa panahon na pangangailangan mo. Ecclesiastes 11:4. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapag-ahasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-aani. Sa agriculture, ang ibig sabihin lang, kung lagi kang natatakot na baka bumaha, bumagyo, humangin, umulan, hindi ka na nga magtatanim noon. At sa human relations, ganun din yun. Kung lagi kang natatakot na baka gawang ko to ng mabuti, hindi naman ako suklian. Baka pautangin ko to, hindi magbayad. Baka bigyan ko to, hindi naman ako bigyan pag ako nangangailangan. Baka mahalin ko to, tapos hindi naman ako mahalin. Pag lagi ka nalang inisip mo, wala ka talagang gagawing mabuti. Kailangan marunong ka rin mag-isip, bawasan ang mga risk, at makipagsapalaran with calculated risks. Yun talaga yung buhay. Pero pag hindi ka nagtanim, definitely hindi ka aani. Hindi lahat ng nagtatanim umaani ng itinanim, pero kumisan sa iba umaani, hindi niya inaasahan, doon pala manggagaling yung pagpapala. Dito ka nagtanim, doon ka umaani. Minsan din naman, may talim talaga, hindi ka nakakaani kasi binabagyo talaga, binabaha. Pero pag nagpadala ka sa ganong takot, kahit kailan, hindi ka na magtatanim, definitely wala ka nang aanihin. Marunong ka dapat ng ganon. Proverbs 6:6-8. Ito'y para sa mga tamad, yung mga masisipag, hindi na kailangan makinig nito. Pwede muna kayo mag-text ng konti. Pero dahil maraming tamad, makinig kayo. Proverbs 6:6-8. Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay nila'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Ngunit, nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw. Kailangan nila'y iniipon kung panahon ng anihan. Ganda naman talaga mga langgam, busy. At sa mga agricultural places, pagka talaga anihan, nandun lahat ang langgam. Pag may nalaglag kang buto, nalaglag kang prutas, hinahakotan nila yan. Kahit limang beses kasi laki ng katawan ng langgam yung buhat niya, buhat-buhat niya yon. At pagkatapos, bulungan ng bulungan. Sa may pagkain, sa tayo may makukuha, bulungan ng bulungan. Hindi katulad ng maraming tao, bulungan ng bulungan. Huwag ano na latest na chismis. Sila bulungan ng bulungan, nagbibigay ng tip kung saan may makukuha ang pagkain, ano magagawa. Importante. Ang sipag nga ng langgam, maglaglag lang ng kaunting pagkain sa sahig, ando na sila. Sa sila lang galing. Nakaabang ng nakaabang. Hindi sa chismis. Nakaabang sa oportunidad. Kaya sabi, hoy mga batugan, matuto kayo sa langgam, ha? Walang mga leaders yan, walang organizational chat, walang mga PET CPM yan, walang mga seminar-seminar, pero ang sipag. At pag dumating ang bagyo, ang ulan, ang baha, nakaligpit sila sa mga bahay nila, may nakaimbak silang pagkain. Parang yung woman of Proverbs 31, she can laugh at the days to come. Imagine you can laugh at the days to come. Ay, enrollment na. May pang-enroll ako mga anak. O, di ba? Uy, magkakasakit ka. May pera tayo, may insurance tayo. Yun ang matitinong tao. Hindi, naku, magkakasakit tayo. May agasos na, worrying with the worried. Wala kasing tanim. Walang aanihin. Sabi, mabuti pa yung langgam. Gayahin nyo ang liit ng utak noon. Di ba? Pero bakit ang talino? Sayang naman yung utak na ang laki-laki, ang bigat-bigat dalin, tapos walang laman. Ang laman pa, mga kung ano-anong negative things. Proverbs 11:27, kung mabuti ang hangarin, ikaw ay gagalang. Kapag humahanap ng gulo, yun ay masusumpungan. Ibig sabihin lang, kung anong ginagawa mo, yun ang aanihin mo. Gusto mo ng gulo? Magkakagulo. Gusto mo ng katahimikan? Magkakatahimik. Kung gusto mong igalang ka ng iba, gandahan mo ang iyong buhay. Ecclesiastes 10:12, ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan. Ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita.
Kasasalita, kaya napapahamak ang tao. Kadadaldal, kabubulong, kachichismis, karereklamo, maririnig ng iba, lalaki ang gulo. Kaya dapat ang tao marunong magkontrol ng bibig. Lalo't kung hindi ka tiyak na ikaw ay pantas, marunong, magaling, mas mainam na himik. Kasi ang may mga tao na tuwing bubuka ang bibig, nag-aani sila ng problema. Dapat by now, alam mo na yun, kapatid, kaibigan, kung anong bunga na yung pagsasalita. Tigil-tigilan ang kadaldalan na walang kinakauwian, kundi problema at gulo. At paano maiwasan ang pag-alala? Maging abala. Pag-abala ka, una, sa ginagawang mabuti, bubunga yun, kaya mababawasan ang pag-alala mo. At may pangalawa pang pagiging abala, yun ay magsaya ka para hindi lungkot ang pumasok sa iyong isip. Proverbs 6:9-11. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalik ako sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga, at paghalo-kip-kip. Samantalang namamahinga ka, kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Sige, magtulog-tulog ka, maghalo-kip-kip, magkuyakoy, magpa-banjing-banjing, magpa-text-text, magpa-games-games ka, sige. Sabi nga noon, huwag ka magtrabaho, maglaro ka na maglaro. Pero habang ginagawa mo ang lahat ng yan, unti-unti, naginagapang ka ng kahirapan. At gigisi ka dalang isang araw, super hirap mo na. 2 Thessalonians 3:11-12. Binanggit namin ito dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho. At walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Tingnan niyo ang katabi niyo. Mga nasa likod, nasa harap, tayo ba ito? Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, talagang ginamit na ang pangalan ng Panginoon, ha? Mahigpit naming inuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi, huwag yung ang inaatupag niyo, buhay ng may buhay, makialam kayo sa buhay ng may buhay. Kung kailan ang birthday ng isang artista, sino na bang asawa kayo ni ganitong artista, huwag niyo nga pakialaman niya kasi hindi yan ang pagkakaperahan. Ang atupagin niyo, sabi ganun, maghanap buhay kayo. At liban nila kay sobrang bata, sobrang tanda o may sakit, huwag kayong umasa sa iba. Aba, may nabalitaan pa ako. OFW. Namatay na ang ina. Ang tagal na. Eh kasi hindi siya umuwi. Hindi sinabi ng mga kapatid. Bakit? Para huwag tumigil magpadala si OFW ng perang pampagamot at panggastos ni nanay. Ang tagal na palang naagnas. Namatay na yung nanay, padala pa siya ng padala ng papagamot. Niloloko ng mga kapatid. Sinabi, huwag kayong aasa sa iba. At huwag tayong sobrang umasa sa mga OFW. Kailangan pa bang ulit-ulitin, hindi naman madaling kitain yung pera nila, na ang pera naman nila, sweldo lang, constant, yun lang. Pag nagpadala sa'yo sa ganitong petsa, ibig sabihin na susunod dyan sweldo sa ganong araw, tapos kalagitnaan, susulat ka na naman, tatawag ka, te-text ka, may hihingin ka. Bakit? Hindi pa siya sumusweldo. Saan mo siya pakukuhanin ng pera? Tapos, uutang para mag-debu, uutang para mag-birthday, mag-party, mag-baile, mag-inuman. Ang inuutang mo lang dapat yung pampuhunan na pinag-aralan mo, natutubo. Kikitain mo yung pambayad sa utang. Pero yung uutang ka para lamang pang-arte, pang-gastos, isang malaking kabaliwan. Tapos iba yung nagbabayad. Laging gusto mo gadget na ganito, gusto mo ganung original pa, gusto mo pa branded. Bakit kinita mo na bayan kung hindi pa? Nakarating ka na ba sa Divisoria? Doon ka mamili, ha? Kung wala ka pang masyadong kinikita. Huwag na gusto mo pa doon sa mga mamahalin. Deserve before you desire. Yung ang porma-porma mo, branded ang mga damit, branded ganyan, tapos wala ka namang income, saan mo kinuha yun? May ibang nagbayad.
It is ungodly. It is not good. Kayong matinong babae sa Proverbs 31, sabi sa verse 18, she knows when to buy or sell, and she stays busy until late at night. Yun yung babaeng who can laugh at the days to come. So marami na tayong sinabi tungkol sa pagtatrabaho, pagtatanim, paggawa ng mabuti, para huwag mag-alala, di ba? Yun ang topic natin, para huwag mag-alala. Meron pa namang isang para huwag mag-alala? Maglibang. Tagalog ito ha, hindi yung Bisayang maglibang. Maglibang, magsaya. Kailangan din yun, mahalaga yun. Lalo't kung hindi mo nanuutangin, huhihingin yung panglibang na Tagalog, ha? Yung mga Bisaya lang nakakaintindi ng joke. Ecclesiastes 5:18, ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Nararapat lamang na kumain, uminom, at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito. Sa maikiling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ang ating bahagi. Sabi, alam mo, huwag mo kakalimutan magsaya, maglibang, uminom, kumain. Lalo't, pinagpaguran mo naman yon, bunga ng pagod mo. Bigyan mo, huwag kang puro dusa, puro hirap, pero rin dapat mag-enjoy sa buhay. Para balanced. Ang buhay parang bangko. Pag nag-deposit ka ng maraming saya, sa oras na hindi ka masaya at malungkot ka nga, pwede kang mag-withdraw doon sa mga na-deposit mo noon. The many happiness and joys and pleasures you've had in life can strengthen you in times of sorrow. Naka-deposit kasi yon. Mag-deposit kayo ng kaligayahan sa puso nyo. Enjoyment, basta hindi ninanakaw. Ecclesiastes 6:9, mabuti pa ay masyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap ng di naman makakamtan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. So isa pang itinuturo, learn to be contented with what you can afford. Kaysa isip ka ng isip ng di mo naman kaya, hindi mo abot, enjoyin mo yung kaya at abot mo ngayon. Ecclesiastes 8:15, kaya para sa akin, ang tao ay dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya ay nabubuhay at nakapagpapagod sa mundong ito. Punctuate your days of work with pleasure, with happiness, with mini vacations. Reward yourself and people who help you with pleasure, with happiness, with joy. It is very godly. Marami kasi mga tao, akala nila pag maka-Diyos ka, puro ka na pagpipenitensya, paghihira, pag-aayuno, pagdurusa. No! God loves us. God is kind. Kailan niya tayo pinagtatanim para tayo umani? Hindi tayo parusahan. Kaya kung nagtatanim ka na, dapat umani ka. Mga kapatid, huwag niyong aagawan yung taong umaani ng tanim niya. Misa, sabi ko, ang sarap-sarap naman ng buhay niya, laki-laki ng kita ng tindahan niya. Kasama ka ba nung ipinanda niya yon na ang tinda lang niya isang pirasong lumpia? After 1 week, 2 pirasong lumpia. Ngayon, isa na siyang lumpia queen. Tapos gusto mo ngayon makihalo sa kinikita niya, kasama ka ba niya sa hirap? So, apat pinagpaguran mo yan. Importante na payagan natin yung mga nagtanim noon na anihin nila yung tanim nila. Huwag kang makiani. Kung pamisa-misa, nabibigyan-bigyan ka, salamat. Huwag kang maiingit sa mga taong, ang laki ng negosyo niya, ang laki na ng kita niyang pinsan niya na yan. Yung iingit-ingit. Pero pinaghirapan nila yon. Deserve nila yon. Do not covet what is not yours. Kaya halimbawa, mga anak, tanim kayo ng mga magulang nyo eh. Dapat paanihin nyo sila. Kasi tanim kayo. Mga manugang, yung napangasawa ninyo, tanim nyo ng magulang niya, ng biyanan nyo, paanihin nyo yung biyanan nyo. Yung mga magulang nyo rin, paanihin nyo rin. Lahat ng tumulong sa inyong buhay, kay sino pa yon, kay malaki o maliit na tulong, kailangan pagkaya nyo na silang bigyan ng ani, paanihin nyo. Kasi tanim kayo eh. Yun ang kalooban ng Diyos, ang itinanim, inaani. Napakasama yung wala kang utang na loob. Yung tinaniman ka, wala man lang mapitas sa'yo. Wala man lang mapakinabang sa'yo. Samantalang binigyan ka ng pagod, hirap, lahat-lahat. Ganun ang taong makadyos at disente. Lahat ng tumulong sa'yo, tutulungan mo rin. Lahat ng naghirap sa'yo, susuklian mo. Ibayo pa doon kung kaya mo pa. Ganun ang pagiging makadyos.
So matapos mong magtanim, mag-invest, magplano, ipa sa Diyos ang lahat. Nagawa mo na yung dapat mong gawin. Halimbawa, nagtanim ka ng buto, huwag mong hukayin bukas para tingnan kung tumutubo. Diyos ang magpapatubo. Pero ikaw magdidilig, ikaw mag-aalaga. So, ipa sa Diyos mo na pag nagawa mo na yung balak mo. Katulad ng marami mga magulang, paano kaya lalaki ang anak ko, lalaki kaya ang matino? Habang bata, turuan mo ng turuan, at pagkatapos, bahala na sa kanya ang Diyos. Nagtanim ka na eh. Sabi sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, huwag ganun problemahin yung pagiging old niya. Nataniman mo nung young, yun ang magiging siya. 99% of the time. So, imbes mag-alala ka kung paano siya lalaki, palakihin mo ng tama ngayon. Yung first 10, 15, 20 years ng bata na nasa piling mo, taniman mo ng lahat ng mabubuti, sipag, kabaitan, pagiging maka-Diyos, makatao, at pagkatapos nun, pawalan mo na, magbubunga na yung itinanim mo. Pero kung itinanim mo, eh, pinabayaan mo, negative, sinindak mo, tinakot, ginawa mo, dinepress mo yung bata, may bunga din yan. At aani ka rin yan kasi yun ang tanim. Ang itinanim, inaani. Psalm 23:1-3, You, Lord, are my shepherd. I will never be in need. You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water and you refresh my soul, my life. Sa Panginoon, dinadala niyo ako sa mga luntiang mga damuhan, dinadala niya ako sa mga payapang batis, at hindi lang yun physical, very specially mentally. Let the Lord take you, your thoughts, your brain, to realms of peace, of serenity, of rest. Mental discipline yan, and let the Lord lead you. Proverbs 3:5-6, With all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. Always let Him lead you, and He will clear the road for you to follow. Laging kasama ang Panginoon. Pangunguna niya, pagtuturo niya. Proverbs 31:25, The woman who is full of wisdom, she is strong and graceful, as well as cheerful about the future. She is not scared of the future. She is cheerful about the future. Why? Because she planted in time. Kung anong dapat itanim, itinanim niya. Nag-iintay lang siya lagi ng ani. At kung umaani siya ngayon, nagtatanim pa uli siya sa iba, para bukas may iba na naman siyang aanihin. Philippians 4:6-7, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo. Peace of mind is a mental state. It's a mindset. It's a way of thinking. But you can have peace when you do what you can and then leave the rest up to God. Dear Lord, we thank you that you are our Father, that you love us and you care for us, and you know what's happening in our lives. Alam niyo, Panginoon, ang alalahanin, mga bagabang, tumatakot sa bawat isang manak mong narito. Hindi ito lingid sa inyo. Isinusuko namin sa inyo ang aming mga alalahanin, ang aming mga takot. At kasabay nun, isinukusuko namin sa inyo ang aming lakas, ang aming time, talent, and treasure para kami mapangunahan mo to invest, to plant, to do the right thing, and then to leave the rest up to you. May parte kami, may parte kayo. We are partners. So God, thank you that you are our partner in making our life beautiful, complete, peaceful, and fruitful. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid na makahulugan ng lahat ng ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Bow before the Lord, spend some time in prayer and reflection as the Lord leads you to operationalize all of these ideals in your daily life. Father, continue
to teach and touch your people.